Ang sabi nila, greediness daw ang pagiging sobrang ambisyoso. Bakit hindi ka nakukontento? Yung panahon na down na down na down ka at hirap na hirap na hirap na hirap ka talaga sa buhay mo. Nabubuhay ka sa daydreaming. Ang pakiramdam mo mayamang ka. Eh sira ulo mo. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa panibagong episode ng ating podcast. And syempre, napaka-espesyal ulit ng bisita natin all the way from Cebu. Grabe, napagbigyan tayo, sobrang layo ng pinanggalingan. And now, nandito na sa ating studio. Please welcome Boss LPG, Louie Gascon. Ayan! Welcome, yes. Boss! Thank you sa invitation and thank you sa endorse din ni Up Joseph. Yun. Shout out kay Boss Idol Jay Lim, no? Yes, yes. Isa sa mga iniidolo ko yan. So ngayon na nandito na tayo, Boss LPG. I'm really honored and thankful na all the way from Cebu talagang sinadya mo ang podcast natin, no? Maraming tao ang nakikita lang tayo sa social media as a persona of a jolly person, a happy person, easy to go with, chill lang ang buhay, parang walang problema. And I believe you have story that you may share to our viewers na pwede nilang kapulutan ng maraming aral. Kung saan ba nang galing si Boss Idol LPG? Isang typical din na ano, empleyado. Mm-hmm. High school grad, naging service crew, mm-hmm. nag-dunkin, service crew saan? Choking, anti-ans, racks, mm-hmm. mga minimum yung sweldo. So, kumbaga you started from the bottom talaga? Oh, bottom talaga. Tapos, mm-hmm. produkto tayo ng nag-iwala yung parent. Tapos, nakitira sa mga kamag-anak. Nasanay ako makisama sa mga iba't ibang bahay. Diba, sa tita, kahit anong utos, gagawin mo, diba? Mm-mm. Ako yung nasusunod. Ikaw yung nasusunod. Pag sinabi ako magsasahing ako. Pag sinabi ako magbubunot, bubunotin. Pero balikan muna natin yung being a broken family. Kasi marami kasi sa mga nanonood at nakikinig ng video na to, na dyan din sila nang galing. Yung sitwasyon ng buhay nila as being broken family sila. Kumbaga parang ang dami nilang insecurity sa buhay nila. They are feeling alone, feeling lost. Being one of those children na came from a broken family. Sa palagay mo, bakit ka naging successful ngayon in spite of broken family kayo? Siguro, ano, sa experience ko, doon ako natuto. Wala akong parents, so kailangan kong makisama sa tao. Number one yun. So, ibig sabihin, sa murang edad, ang unang natutunan mo, dahil wala akong magulang, ang naging mindset mo, kailangan matutunan kong makisama sa maraming tao. Parang ganito. Hmm. Parang, diba, sanay ako sa boses ng nanay ko. Right. Emotional. Diba? Eh, wala na, diba? Parang pag narinig ko pala yung boses ng nanay ko, parang, uy, si mama, parang ganun yung feeling. Hmm. Hanggang nasanay na ako, hanggang naging manhid, hanggang natanggap ko na wala talaga akong ermat eh. Wala talaga akong airpat eh. Bakit ka nawala ng ermat saka airpat? Nag-iwalay sila kasi ermat ko magja-Japan. Hmm. Yung airpat ko naman mag-a-abroad din. Magkaiwalay na bansa. Kaya lang, yung airpat ko naloko. So, hindi na nagparamdam sa mga kapatid kasi may utang. So, hindi na paramdam. Grabe. Basta naghiwalay sila na grade 3 ako. Ikaw lang mag-isang anak nila? Tatlo. Yung mga kapatid mo parehas na iwan din? Yung isa kong kapatid na lalaki, yun yung kasama ko na parang iniwan kami sa tita. Yes. Yan ang gusto kong maintindihan ninyo guys, no? Na kung bakit kami paulit-ulit sa social media na hindi totoo na nasa abroad ng pera. Tignan nyo na, no? This is one great example of doon sa mindset ng maraming Pilipino na nasa abroad ang sikreto ng pag-asenso. Yes, po pwede kang kumita ng mas malaki sa abroad. Kaso nga lang, can you afford na mawawalan ka ng oras sa mga anak mo? Mawawalan ka ng oras sa mga mahal mo sa buhay dahil lang sa konting pera? Marami kasi na mga tao, especially sa mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon, na ang pangarap nila sa mga anak nila mag-abroad. Marami namang OFW na kung sila yung tatanungin natin, akala nyo lang masaya kami dito. Pero sa totoo lang, durog ang puso namin. Hirap ang katawan namin. And doon papasok yung tinatawag natin na kung may option sa buhay, you choose to become an entrepreneur. Kasi that's the only way for you to become successful here in the Philippines. Kung yung mga magulang mo nagkaroon ng entrepreneurial mindset, sa palagay mo, broken family kayo? Siguro hindi. Mm-hmm. At thankful ako na naging broken family. Bakit? Kaya ko na bumayang mag-isa ng elementary. Marunong kumita ng pera. Ibig sabihin, hindi porke wala kang magulang, hindi ka na-asenso sa buhay? Mas thankful ako. Kasi may mga kamag-anak din ako na buo yung family. Sobrang na baby yung mga, diba, mga pinsang. Mga bata. Hindi sila nagkaroon ng chance na itry to. Kasi lumaki sila sa wag yan, eto yan, dapat eto yung tapusin. So, sumunod sila sa ganung tradition ba? Ano masasabi
masasabi mo dun sa mga kabataan na walang magulang na napapariwara ang buhay? Yan ang chance mo. Ibig sabihin, mag-step up ka. Blessing in disguise na wala kang parents kasi you have no choice na kailangan mong pumayod, kailangan mong matuto. Hindi, yung iba nagbibisyo eh. Naglalasing, umiinom, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ay, mali lang din yung siguro napapakinggan nila. Mali lang din yung mga friends na nalalapitan at napagtatanungan. Halimbawa, meron sa tropa to, tapos malay mo, yung nalapitan niya na same sila ng story, tapos eto, madrama yung isa, masyadong nagtampo, right. Sinisisi yung magulang. Wala namang ano dun. Choice naman ng bata yun na ganun. Kaya lang, tingnan mo lagi anong long-term na effect. Kasi ako din, na-involved din ako eh. Napariwara ka napariwara din ako. Na-involved din ako sa drugs. Naging runner din ako. Oo. Pero iniisip ko, sabi ko na ako, uso yung time na yun, yung mga palit ulo. So parang sabi ko, patay tayo dyan. Grabe. Oo. No? Naging tambay din ako, naging pratman. Yung time na naghablot ng sombrero, hindi lang umabot sa kwintas. Naging snatcher ka? Naging snatcher din. Ang nakita ko lang, walang long-term. So, di baling mag-service crew ako, basta wala akong kaaway. Kung aalalahanin mo yung kabataan mo na nandung ka sa magulong sitwasyon ng buhay mo, yung tipong lost ka, tipong gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot, nandyan na nangahablot ka ng sombrero, o ano-ano yung ginagawa mo sa buhay. Kung ilalarawan mo yung LPG nung araw, kasi marami nagsasabi na, hindi masamang tao ka, hindi ka bilong sa society dahil addict eh. Snatcher ka. Wala ka ng chance magbago. Kung ibabalikan mo yung sitwasyon ng buhay mo ngayon at yung naging ikaw ngayon, ano yung mga naging hakbang mo? Paano ka naging Louis Gascon ngayon? Siguro wala lang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. People judge kung sino tayo before. So parang, ay, si Louis Gascon yan. Ay, ganito. Pagpasok ko ng business. Addict yan. Oh, di ba? Ay, putya, ito yan. Sarahulo yan dati. Mga ganun mga kwan. So ang nakikita nila, the moment na magsalita ako, ibig sabihin, wala silang tiwala kasi nag-base sila dun sa past. Right. So, nung nag-start ako mag-business, hindi ako lumapit dun sa mga taong kilala ako. Mas lumapit ako dun sa mga strangers na pag nagsalita ako, okay intention ko, ito yung binibenta ko. So wala silang judgment sa akin kasi stranger. Kung maga ikaw bilang naging ganun nung araw, choice mo maging mabuting tao. Ang naging problema lang, nagkaroon ng peer pressure. Oh. Nabarkada ka sa maling tao, nabarkada ka sa mga maling mga kaibigan. Kaibigan. So naging ganun ka. So ibig sabihin, importante pala yung tama yung taong sasamahan mo sa buhay mo. Kasi kung barumbado rin ang lagi mong kasama, may influensya ka rin eh. So nag-iba ako ng friends din. Medyo sabi ko parang pabago ka na pag halimbawa mag-apply ka na ng trabaho, right. Ka na nakasama sa inuman, sa mga Alaska na loob, nagbago ka na, sa ano ka na na. Oo. So ako naman, hindi ko iniisip na magbago, of course, kasi kailangan ko talaga magbago. Kasi kung wala akong gagawin at sila pa rin kasama ko, parang wala talagang future na makikita. Hindi naman sa ginajudge sila, pero right. Gusto ko lang magkaroon ng ibang direction. Anong masasabi mo sa mga kabataan na nanonood ngayon na nandyan sila sa ganyang sitwasyon na nando sila sa mga maling kaibigan? Anong masasabi mo sa kanila? Una-una, kung nag-e-enjoy sila dyan, panandali ang enjoyment lang. And bumalik pa rin sila sa normal state right. Ng pag-iisip. Kasi iba pa rin pag normal, iba pa rin pag nagising ka ng normal. Kumbaga, ikaw maipapayo mo na talagang kung nandyan sila sa sitwasyon ng buhay nila, magbagong buhay na sila. Magbago talaga. Kaya nilang gumawa ng choice. Kahit addict may choice? Oo naman. Kasi ginusto nila yun eh. Pero imagine mo, kung tatanungin lang sa sarili mo, anong mangyari sa akin 2 years from now? Anong mangyari sa akin 5 years from now? Kung halimbawa kung ito lagi environment, kung ito lagi ginagawa ko. So first step, kailangan baguhin yung mga kaibigan. Yes. Sa murang edad, pinili mo yung pagiging maayos na tao yes. Kaysa mag-stay ka doon sa napakadilim na yes. Pagkakataon ng buhay mo. Pinilit mong ibangon yung sarili mo. Yes. Nag-apply ka ng trabaho. Yes. Kahit minimum lang. Tinanggal mo lahat ng bisyo. Tanggal lahat ng bisyo. Matik. Paano mo natanggal yung bisyo? Eh bisyo nga. Karoon ako ng panibagong aliw. Nabisyo ako sa trabaho. Parang so ibig sabihin, para makaiwas pala sa bisyo, papalitan mo lang yung bisyo yes. Mo ng hobby na mas maganda. Yes. Okay, sige nga, explain so, mo. So, parang halimbawa, pag tumambay ka, alam mo na kung pagising mo, mamaya pagkatapos kumain, man ha, may mag-aaya. Yun yung routine. Ah. Eh, nag-apply ka ng trabaho, nag-iiba. Kasi may bago kang kaibigan sa applyan. Pag nag-apply ka pa lang, uy, bro, sa applyan. Yun yung happiness, yun yung, dapat matanggap tayo dyan, bro. Ano ba height dyan? Ano bang kwan dyan? Ano ba requirements dyan? Hanggang nakapasok ng trabaho, yun ang naging focus. So, ibig sabihin, nasa state of mind. Yes. Kasi kaya maraming taong nag-a-addict, they find joy in it. Yes. Kaya maraming taong sumasama sa mga kaibigan na ganito, they feel that they belong. Yes. To that group. Yes. Now, ang ginawa ni LPG, yung trabaho ang tinignan niyang bago niyang bisyo. Correct. Bagong challenge sa buhay niya. Correct. Na pinili niya maging maayos na tao. Correct. Sa murang edad. Pinili niya na kahit papaano, ibangon yung sarili niya, eh wala na nga akong magulang eh. Maggagago pa ba ako sa buhay Correct. Ko? Ano ako dun eh? Takbuhan ako ng mga tropa. Hmm. Kasi walang
tambayan yung bahay. Oo. Kahit na nakikitira lang ako sa tita ko, pero yung takbuhan. Right. Pero kahit na nandun sila, lapitin ako ng tropa, pero sabi ko wala rin mangyayari talaga sa akin. So kailangan ko mabago. Ano ang trabaho? Nila, ano ang trabaho mo? Karinderya. Yung karinderya ng tropa, negosyo nila, canteen. So ang pasok ko 6 to 9 p.m. Mm. Sabi ko, di baling 50 pesos sweldo, pero libre lang talaga pagkain. Mm. Tapos gusto ko lang talaga matuto sa kusina. Mga ilang taong ka nito? Siguro mga 16. Yung experience mo sa pagiging empleyado, ano yung nagpahinto sa'yo na titigil ka na ng trabaho at pipiliin mo na ang networking na alam naman natin na inaayawan ng napakaraming tao? Ako talaga nung naintindi ko yung leverage. Nade-discuss yan, di ba, sa presentation ni leverage. Mm-hmm. Parang sabi ko, matin ka na seminar. Oh, matin ako seminar. Oh. Na-invite. Stranger nga yun. Kape. Food court, yeah. Food court lang ako na-invite. Ah, food court? Hindi ko kilala yung nag-invite saan, babae. So, doon ako nag-start. Thankful ako sa babaeng yun. Thankful ako doon sa unang nag-invite. Doon ako nag-start na open yung mind ko. Tapos, pinaliwanagan ka. Yes. Tapos, na-inspire ako. Pwede palang imama na nasa Pilipinas lang. Ang mindset ko, abroad eh. Ang mindset ko, mag-ipon ng experience para makasampa ng barko. Ay, karamihan ng mga nanonood. Oh. Yan ang iniisip nila. Yun ang ano eh. Yun talaga, number one na iniisip ko talaga. Oo. Kasi, nagkapera din kami sa side ng ERMA ko, abroad din. So, parang yun talaga mindset ko, abroad. Nung mula noon, nakilala ko, nakita ko yung mga testimonies. Sa testimonies ako na... Nahook ka. Nahook ako. Sabi ko, 100,000 Pilipinas. May 200, may nag-isang milyon. Yung mga tipong gano'n. Dito na. So, sumali ka sa networking. Sumali ako sa networking, inaral ko. And... Okay, ano nangyari? Nung sumali ka sa networking, anong unang mga step na ginawa mo para kumita? Unang sala ko sa networking. Siyempre, pag dito ka pa, hype ka pa. Right. Matin ka ng seminar, right. Biglang resign, di na ako pumasok, di ka nabilihan yung trabaho ko. First networking, parang naka-18 networking ako. 18? Ang dami naman! Walang choice. Yung iba, sumali ako, nagsari. Yung matipong 1 week, 2 weeks pa lang. Nasa province ako, tapos pagbalik ko, wala nang office. Wala nang kumpanya. Tapos kakabayad mo lang, wala nang payout. Yung mga ganun. Totoo yun, may mga scam talaga. Kaya lang, hindi ako tumigil. Sabi ko sa sarili ko, makakahanap din ako matinong company. Umabot sa point din sa story ko na na-burnout ako sa Ortigas. Pagka sinabi Ortigas, ako yung tipong palipat-lipat ng company. Ang tawag na sa akin, sunog ka na doon. Sunog na yung mga leaders ko noon. Pag narinig ng parents, yung pangalan ko, ayan na naman si Ganto. Salama ka na naman dyan. Yung mga sinusuka na yung pangalan mo sa bahay. Yung mga tropa yung mga ganun. So, pero sabi ko, hindi ako nadala. Sabi ko, okay lang yan. Normal talaga yan eh. Hindi ko naman ginusto na walang mangyari. Tinrabaho ko rin naman. Ginawa ko yung part ko. Right. Kaya lang talaga nagkataon talaga na wala eh. Nag-fail eh. Bangon ulit ako. Bangon. Ibig sabihin, whenever nag-fail sa buhay, ang kailangan lang gawin bumangon. Yes. Tapos, mabilis lang ako mag-move-on. Hindi ko kinakount kung magkano yung pera na wala. Mga kaibigan na naniniwasan ako. Mabilis ako, nag-move on ako. Nakakailang company ako, bro. Nung napunta ka na sa tamang kumpanya, ano yung naging proseso? Paano mo unti-unting inangat? Yung kita mo, yung pamumuhay mo? Saka gusto mo makarating sa schedule, umaabot na sa nag 1, 2, 3. Na-experience ko sa Alabang ako nakatira, pupunta na Ortigas, ang ibabayad ko man-trade lang. Di ba, yung bus, Alabang, pupunta na Ortigas, ang ibabayad ko man-trade. At least doon nag 1, 2, 3. Parang pampaglubag loob, at least doon nag 1, 2, 3 ngayon. Darating ang time, hindi ka rin magko-complain kasi naging routine mo na. Bababa sa bus, may kipagsiksikan. Nagiging normal. Nagiging normal na sa'yo. So, parang hindi siya mahirap. Pero that time, nag-enjoy ako. Kumbaga, MRT, siksikan, automatic, namumove ka. Walang choice eh. Kasi kung titignan ko ng negative na side, wala na akong pera, magne-negative-negative pa ako, magko-compare pa, magdadrama pa ako sa buhay. So, kailangan hindi ko tingnan yon. Ibig sabihin yung mga madadrama sa buhay, hindi yayaman? Hindi siya yaman kasi tingnan niya eh. Ba't ka magdadrama? Hindi, kawawa naman ako eh. Ano lang ako, ganito lang ako eh. Yun yung mga limiting beliefs. Na, totoo yan, pag sabi mo kawawa ka. Yun ang number one rule ko. Ibig sabihin, yung salitang sinabi mo sa katawan mo na kawawa ka, magiging kawawa ka talaga? Yes. Yun ang tingin mo eh. Never kong kinawaan sarili ko. Na-experience ko mapalayas na boarding house. Na-experience ko na 700 boarding house na papalayas. Oh, one time natulog sa plaza pero masaya lang ako. Minsan lang may pipitik na drama. Tama ba yung pinasok ko? Doon lalabas yung faith. Kailangan may faith. May faith talaga. Kasi napipicture out ko na yung result ko, yung buhay ko. Yun ang nagpo-fuel sa akin. Sobrang clear sa mind ko na yaman ako. Ibig sabihin, ang tinignan mo sa sarili mo, hindi yung sitwasyon mo ngayon, kundi yung magiging sitwasyon mo. Wala akong pakialam kung magkano naman ang pera ko. Pag kumausap ako ng tao, wagas. Hindi na nararamdaman na hindi pa kumakain. Kasi hindi naman ako gutom eh. Kasi nabisi utak ko eh. Diba? So ibig sabihin, yung panahon na down ka at hirap ka talaga sa buhay mo, ang pakiramdam mo mayaman ka. Yes. Eh sira ulo mo. Sira ulo talaga. Hmm. Sira ulo na. Ito yung explanation ko. Na-experience ko maglakad kasi siyempre nagsisimula ka pa lang, na short talaga. Lalakarin ko lang kasi mag 1, 2, 3 at least wala akong atraso. Pero naglalakad ako sa mata ng tao. Ang imagination ko, nagda-drive ako ng sports car. Ibig sabihin, ganun ka-powerful ang isip ng tao. Ganun.
doon ako nakapag-isip, doon ako mas lalong nagdi-dream. Pag may dumadaan na kotse, iniisip ko, nangyari din yan. Anong pakiramdam nung nabubuhay ka sa daydreaming? Kasi kahibangan yan eh, daydreaming ang yes, tawag dyan. Anong pakiramdam nung ganun? Yun ang pinuhugutan ko ng lakas. Ang pinuhugutan ko ng lakas yung future. Never ako kumukuha ng lakas sa past. So, halimbawa, pag tinanong ako dati na, ba't mo gustong yumaman, di ba? Gusto ko lang talaga yumaman eh. Gusto ko maraming pera. Gusto ko ma-experience yung buhay na komportable. Meron naman tinanong, ba't gusto mo yumaman? Ang sagot, yung hugot niya sa past. Kasi dati, mahirap lang kami. Kasi dati, hindi ako ma-inspire nun eh. Iiyak lang ako din. Maalala ko lang yung paano nagiwala yung parents ko eh. Maalala ko lang yung iniwan ako ng nanay ko eh. Maalala ko lang yung tipong pinapalo ka ng tito mo. Hindi ka nabubuhay sa nakaraan. Hindi pwede. Magiging hugot lang ako, magiging madrama lang ako. So ibig sabihin kaya maraming mahirap na tao, lagi nila inaalala yung nakaraan. Kasi ang basis niya sa past. Hindi siya pwede maging motivation. Kasi pwede maging hugot mo lang siya na pag ako yumaman, bukas, luluda ako talaga. Joke. May mga ganun kasi. Hmm. Ako kasi parang ayoko mag-revenge. Kasi nangyari siya, may purpose siya, doon ako nag-grow. Doon ako so lagi mo tinitingnan, whether bad or good yung nangyayari sa'yo, there's always a purpose. Yes. So para yumaman ka, kailangan maintindihan mo yung purpose sa buhay. And sometimes yung purpose, hindi mo siya makikita sa unahan. Makikita mo siya sa bandang dulo. Sometimes, doon lalabas yung faith. Pag hindi ko nakuha yan, sabi ko, may purpose to. Kahit hindi ko alam. Isa lang sabihin ko, bahala ka na agad. Gagawin ko, basta kung ano yun, katingin kong tama, lalaban ko to. Meron ako yung one time na talk sa MOA, na on the spot yun, na tanawardan ako ng parang top one. Nagkataon, nandun yung nanay ko, hindi ko alam na awardan. Sabi ko talaga sa nanay ko, thank you ma, hindi mo man ako napadala sa Magadang University, pero the best yung university na pina-experience mo sa akin. Blessing in disguise yung naging situation ng family. Ibig sabihin, kahit iniwan ka ng nanay mo, wala kang revenge sa puso mo. Bakit ko alam mag-revenge? Eh, naiintindihan ko rin bakit sila naghiwalay dati. Alam ko rin kung paano sila mag-away. Mas okay na yun. Tama eh. Alam mo, ang dami kong realization ngayon. No? Kasi, ibig sabihin pala, kung bakit maraming taong nagfe-fail, kasi they keep on complaining, blaming, justifying kung ano yung naging sitwasyon ng buhay nila nung nakaraan, yun yung nagre-reflect at nagmamanifest sa sitwasyon ng buhay nila ngayon. Kasi hindi sila makamove on. So, ang formula pala to success is tanggalin mo lahat yan sa sarili mo. Yes. You start from this day on, a new beginning. Yes. And then you look forward. Yes. Una-una, kung babalikan mo, wala naman tayong control. Yung past, hindi naman din nag-exist na. Sasama lang loob. Pagka nag-time travel ka sa past, why not tingnan mo siya outside the box? Tingnan ko yung situation ng nanay ko, ng parents ko, nakita ko yung sarili ko. Buti na lang nangyari yun kasi natuto agad magbenta. Buti na lang, broken family kami. Yes. Dahil sa pagiging broken family namin, natuto ko ng sales. You learn how to see good things in bad situations. Yes. So, wala akong baggages. Wala ka emotional baggages. Na sinabi ko sa'yo na ilong beses nag-fail, hindi ko sa kinonsider na nag-fail ako. Doon ako mas natututo. You considered as learning experience. As learning experience. Kasi test takin yun eh. Right. Kung emotional ako, wala, yari na. Babalik ako choking. Pero hindi ko gusto yung result. Hindi ko gusto yung 5 years from now, 10 years alam from mo, now. Maganda yung sinabi mo ha. Kasi maraming tao ang nagtatrabaho ngayon, gusto nila yung trabaho nila. Hmm. Pero hindi nila gusto yung resulta nila doon sa trabaho nila. Most of us deserve more in life. Yes. It's just that yung mga choices natin sa buhay, kadalasan nagkakamali. Kasi napupunta tayo doon sa madaling option. Sa madaling option. Correct. So ibig sabihin in life mas okay na piliin mo yung mas mahirap na track, yung mas mahirap na option kasi mas maganda yung resulta ng kapag. Result. Napaka-importante nung kung paano ka pinalaki. Si Louis Gascon hindi siya pinalaki ng madali. Kumbaga lumaki ka ng sobrang hirap. Yes. At yung hirap na yun, yun yung naging fuel at naging bitamina mo kung bakit gusto mong magpursige sa buhay kasi bilang isang tao, ayaw mo na mangyari sa mga magiging anak mo yung nangyari sa buhay mo. Ang pinaka legacy na mapapamana kung paano ko makwento ko sa anak ko yan. Ang totoong yaman sa experience. Eh. Totoong yaman, experience. Oh, experience eh. Bago tayo tumalino sa pera, gumastos muna ng pera. Bago tayo gumaling sa emosyon, gumastos din tayo ng emosyon. Kung bibigyan mo ako ng best principles in life, ano yung maishishare mo sa amin ngayon dito sa podcast na to? Yung mga prinsipyo ni Louis Gascon kung paano siya naging successful sa buhay. Pag nagsasabi ng utak mo, dalawa kasi yan eh. Yung nagsasalita sa utak natin, yung isa magsasabing, hindi mo kaya yan. Alam mo ba, ganyan ka lang. Ganyan ka lang. Huwag mo nisubukan yan. Yung negative. Yung isa naman positive. Kaya lang, mahina yung boses. So, ang lagi pinapakinggan yung negative. Right. So, nag-grow din siya. So, nagmamanifest din kung ano yung laman ng consciousness niya. Right. So, eto, 99% ng result natin based sa kung ano yung program natin. So, yung 1%, napakalit lang nun. Eto yung malit na boses na hindi narinig. Na pag pinakinggan mo siya, hanggang i-develop na pakinggan mo, what if pakinggan mo lagi, kaya mo yan, Louie. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Laban lang. Kaya mo rin gawin yan. Push mo lang. Yung tipong ganun. Hanggang lumalaki lang siya, hanggang hindi na to nakakapagsalita. Hanggang sa baliktad na. Hanggang baliktad na to, mas malaki na siya. Sinasagad ko rin yung utak ko na pag hindi ko ginawa yan, saan yan papunta?
Yeah. Pero pag ginawa ko to, napapang-smile ako. Kinikilig ako. Nai-imagine ko yung result. Nai-imagine ko yung reaction ng mga tao, family. Yung mga tipong ganun, naglalaro na ako sa utak. Ito yung gusto ko. So, ibig sabihin, it's more about listening to your other good self. Yes. Kasi meron tayo nun. Lahat ng tao may good self. Yes. May good thought. Yes. May good thinking. Yes. At meron din tayong bad. Yes. It's a choice kung sino lagi papakinggan mo. Isa pang magandang prinsipyo for them to become successful bukod sa mindset. Always be happy. Ang happiness is a choice. Ang pagiging masaya dapat inuugali. Ugali siya. Ang pagiging masiyahin inuugali. Yes. Kailangan. Di ba ang pagiging masiyahin is dumarating sa buhay natin kasi may masayang nakita tayo, narinig tayo, o may masayang naalala tayo, o may masaya tayong kinakain. Di ba doon lang papasok ang happiness? Paano mo nasabi na inuugali yung happiness? Di ba? May na-aksidente. Negative. Yung aksidente, di ba? Oo. Pag nakita mo ngayon, paano yung action, paano nakita mo yung tao na nakahiga or yung napipicture out mo na pangit talaga. Pangit. Dalawang klase na kwento. So, pag dumating ako doon sa pupuntahan ko ngayon, paano ko siya ikinukwento? Right. So, ibig sabihin, ikukwento ko siya based doon sa vibes na na-absorb niya. So, siyempre, anong vibe doon sa eksena? So, negative, yung mata ko, gano'n, diba? So, pagdating niyo, alam niyo ba doon? Grabe na, sagasaan, na ganito, gano'n, gato. So, yung vibes yung talagang nakaka-ano. So, ang napasok kong vibe sa kanya. Ang nakakatakot. Nakakatakot, diba? Kawawa. Negative, kawawa, diba? Pero pwede ko siyang ikwento ng light. Paano? Nadaan ako doon, may aksidente doon, ganyan yung traffic. Ang dami-dami mga tao, mga 80. Sayang, pampasikip lang doon sa ano. Never ko siyang kinukwento kung ano yung vibes doon kasi aware ako kung ano yung papasok ko. Hindi mo sinashare yung negative. Negative naman nangyari. Nabanggit ko rin na may nasagasaan. Kaya lang hindi ko pinapabigat yung story. Oo, kasi marami sa mga Pilipino, lalo na yung mga Marites. Mga Marites. Yung mga Marites kasi, kung ilalarawan natin, parang paso lang. Oo. Ang kwento sunog na. Sunog na. Parang ganun ba? Oo. Exalt siya, eh negative na nga. Ibig sabihin, kung Marites, hindi kaya yaman. Oh, okay lang ang Marites na positive. Pa Marites na nagkukwento tungkol sa negosyo. Oh, negosyo. Yun, okay yun. Sige, pag-usapan natin yan. Ha? Isang Marites na positive tsaka isang Marites na negative. Yung Marites na negative. Nagasagasaan, kung ano nang kwento niya, inamplify yung sobrang negative. Negative right. na nga nangyari, right. sobrang pinalala pa yung pagka-negative. Oh, same sa chismis. Negative yung narinig, pinalala pa, dinugtungan na, nabuntis na nga, nanganak na, gano'n na, gano'n. Oo, dire-diretso na yung kwento. Pero yung positive naman na kwento, pwede ko siya ikwento ng light na hindi ko napapalalain. Swerte nila, nabuntis. Oo. Oh, swerte niya, nabuntis siya, magkakaanak pa siya. Nabuntis, ang gwapo nung ano, ang gwapo nung nakadali. Natatawa pa sila. Mm. Oh, pero pwede ko palalain, malandi. Oh. Pinatulan, may asawa. Pinatulan, may asawa. Diba, ganun? Oh. Diba, yung tipong, yung kausap, mapapatanong pa ng negative din. Oo. Diba? So, ibig sabihin, kung magmamarites tayo, pwede naman kayo mag-share ng good vibes eh. Ibig yes. sabihin, alimbawa, marites ka talaga, talagang chismosa kayo, wala tayong magagawa. I-chismis mo kaya yung pwede mong pagkakitaan. Yes. Positive pa, productive pa. Productive ka pa. Oo. Kesa minamarites mo yung buhay ng may buhay, yung buhay ng ibang tao. Tapos minsan, mas namamurder pa yung kwento, mas yes. nadadagdagan. Yes. Diba? So yung sinasabi ko na pagiging masayahin, masaya nagsosolve ng problem. Right. Masaya nagto-troubleshoot. Right. Diba? Kung mekaniko ka, masaya ka nagtatrabaho. Kasi hindi ka magiging effective, hindi rin lalayo. Kahit gaano ka ka-skilled sa isang bagay, ang treatment mo rito parang hindi ka happy. Eh pwede naman piliin mo na happy. Ba't mo ginawa yan? Right. Ibig sabihin, what if ang maging prinsipyo mo, gawin mo invest mo kung ano yung ginagawa mo. Right. Tapos i-love mo. Kumbaga parang have fun kung ano yung ginagawa mo. Yes. Kasi mas lalo siya mag-grow. Right. Yung pagiging creative natin na mas lumalabas pa. Mas nag-grow pa siya. So, good thoughts, happiness, yes. what else? Ang mga prinsipyo na pupunyo. Eh, mabilis mag-move on. Mabilis mag-move on? Yes. Kung nag-fail, kung ano, wala nang sisiyan. Bangon that's kagad. It. Oo. Halimbawa, nagkita tayo, na-late ako. Huwag ka na mag-drama na, huwag ka na mag-explain na kasi na-traffic, okay. kasi may sinampay, kasi kung ano yung reason. Even mas okay pa sabihin na, Brad, next time, on time na ako. Tapos. Tapos na. Bawi ako sa'yo next time. Okay na yun. Di ba may mga taong ganun eh. Kailangan pang kawaw. Ako kasi naintindihan kita Brad. Kaya ako late. Parang ganun. Ibig sabihin, kung failure ng buhay nila ngayon, huwag mong tambayan. Huwag mong dramahan. Action kagad. Action agad. Ayusin mo yung sarili mo. Recalibrate yourself. Yes. And then take action. Hanap ka ng panibagong oportunidad. Move forward ka na. Correct. Ang problem, dinesign yan. Mas malaki ang langit kumpara sa lupa. Mas malaki yung solusyon kumpara sa lupa. Pag hindi mo alam yung solusyon, isurrender mo lang kay God. God, ikaw mo na bahala dyan. Ikaw mo maisip yan. Kaysa isipin ko sana, hindi ko pa talaga maisip kung paano siya gagawa ng paraan, paano ko susolusyonan. Surrender. Di ba imagine mo, pag may hinahanap ka na nawawalang bagay, the more na lagi mong hinahanap, hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita. Nung sino, bahala, makikita ko rin yan. Mamaya, pala. Lumabas na. Lumabas na. Parang ganun din yung problem. Pag hindi mo na iniisip, hindi pa talaga kaya ng isip kasi na-pressure ka, nakakaisip ka, kasolve. I-relax mo lang yung mind mo. I-surrender mo kay God. God, ikaw na bahala dyan. Ibig sabihin, naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Yes, meron tayong may higher being sa atin. Bakit? Eh, napipil natin sa loob din. Ibig sabihin, sa palagay mo ba, ang gumalaw sa buhay mo dahil wala kang magulang, wala kang kinalakhan. Sa palagay mo, kalooban ng Diyos sa iyan. Kalooban and choice. Kasi ako naniniwala na God is within. Nasa puso mo.
Masasabi mo ba, Boss LPG, na nakuha mo na yung mga pangarap mo sa buhay mo? May mga gusto pa kasi continuous naman. Nag-grow kasi siya. Oh, kasi I've heard may bahay ka na. Oh, hindi pa talaga bahay. Parang staycation house. Staycation house. Oh. May sasakyan ka. Nakuha mo na yung mga sasakyan. Nakakapunta ka sa gusto mong puntahan. Nakakapag-travel ka na. Nagagawa mo yung gusto mong gawin. Negosyong gusto mong gawin. Trabahong gusto mong gawin. Yes. Na kumikita ka pa. Yes. Ito yung state mo ngayon. Maaaring tingin ng ibang tao, mataas ka na, medyo nasa higher level ka na, masaya yung buhay mo, successful ka na. Tapos ito yung pinanggalingan mo sa buhay. Yung salagang sobrang sagad na sagad ka sa baba. Sa palagay mo, itong sa taas na to, may itataas ka pa? Yes. Malayo pa tayo. Bakit hindi ka nakukontento? Kasi maraming nanonood ngayon ng video na to, ang sabi nila, greediness daw ang pagiging sobrang ambisyoso. Anong masasabi mo dun? Ang thinking ko dyan, may nagsasabi pa na masyado materialistic. Materialistic, yeah. Alam mo ang sagot ko dyan? Lahat ng material na gusto natin, saan ba galing yan? Lahat ng kotse, lahat ng naimbento ng tao, eh tayo, nilika lang din tayo, di ba? Kumbaga parang naabot natin yung invention na yan, di ba? Wala kasi tayong in-import galing ng Mars. So lahat yan nasa Earth, right, na na-discover ng tao na the moment na na-discover, diba, yung mga scientists, yung mga nag-i-invento ng ganyan, ibig sabihin, eto lang yung tipong passionate lang sila mag-discover something at hindi rin siya agad-agad na malaki. So halimbawa, ako, pwedeng masabi na, ba't hindi kayo kontento? Hindi, nagle-level up lang kami. Mm. Nag-upgrade lang kami. Mm. Parang halimbawa, electric fan, masarap din mag-aircon. Kung may aircon na window type, gusto natin ng tahimik kasi parang pag naluma yung aircon na window, right, maingay. So gusto natin ng fleet type. Uh-oh. So nagle-level up lang. Dati rin ako sa Asian car. Gusto kong ma-experience naman yung V8. So it's not the parang material. Gusto ko yung life experience ba? Ano experience? Bakit mas mura to? Bakit mas mahal? Uh-oh. Talaga yung comfort. So hindi dahil sa hindi na kukontento. Parang yung nagsasabi nun, dapat makontento, greedy na daw. So pag ganyan, wag ka mag-upgrade. Wag sila mag-upgrade ng phone. Wag din sila bumili ng bagong damit. Right. Make sense. Diba? Kasi babanat ka rin ganyan. Tapos edi wag ka mag-upgrade ng bahay mo. Wag ka kumain sa restaurant. Wag ka kumain sa restaurant. Hanggang dyan lang, bahay ka lang. Kung ganoon yung mindset nila. Money is energy. Right. Pag walang pera, di ba? Pumunta ka sa mall. Ano, kumusta lakad mo? Di ba? Pero kumusta kung halimbawa paldo yung bank account mo? Marami ka natutulungan. So iba rin pag nag-express ng love pag maraming pera kaysa sa walang pera. Kasi hanggang I love you lang tayo. So ibig sabihin, hindi totoo nang maraming pera greedy? Hindi. Na mindset lang yun noon na yung mga pelikula dati, ang mayaman, mga greedy, mga illegal, mga ganun. So kahit ako naging biktima ako noon, ayoko yung mayaman kasi ang thinking ko, lahat ng mayaman may mga goons, illegal. Lagi siya sa movie na lagi siyang nagre-represent ng bad at ang good yung mahirap. Nagkaroon ng ganung belief ba na ayoko yung mayaman. Kaya nga nakita ko ng pagmayaman dati na may kotse, mayabang yan. Wala pang ginagawa. Dahil sa mga napapanood, noon yun. Pero ngayon, iba na ngayon. Ikaw ba na sinisang hinagap nung bata ka? Naisip mo ba man na magiging ganyan ang buhay mo? Hindi ko pa maisip noon. Hindi ko akalain kasi nung bata, parang hindi rin ako nag-isip ng future pa. Nung bata, parang paano mag-survive ngayon? Paano makakain sa tinitiran mong bahay? Parang paano may kisama rito? Parang gagawin mo? Right. Kung meron kang mapasasalamatan sa buong buhay mo, kung bakit ka nagkaganyan ngayon sa buhay mo? Sino ito o ano ito at bakit? Lahat ng experience ko. Grateful ako sa lahat ng experience ko. Yun ang pinagpapasalamat. Mula nung bata, nag-iwalay, kung saan-saan ako nakakatira, tapos napariwara, natuto ako doon. Parang the best na school na natutunan ko na mas daig pa university. Being a social media influencer, vlogger, a content creator, di ba? Anong masasabi mo doon sa mga aspiring na gustong mag-create ng channel nila, ng content nila, they wanted to share yung mga hobbies nila, experiences nila, nang hindi nila maituloy-tuloy, anong masasabi mo sa kanila? Huwag mo na mag-expect na malaki yan. Start small. Hanggang mag-momentum ba? Basic lang muna. Basic lang muna. Huwag mong pilitin muna yung sobrang ganto agad. Pagkaroon ka lang na inspiration, maybe, tapos tumingin ka and maging totoo lang sila sa sarili nila. Bago tayo matapos, pasalamatan mo yung dapat pasalamatan, batiin natin yung mga babatiin natin. Pasalamatan ko, of course, family ko, mga anak ko, and of course, mga kapatid ko. Kaya nyo din kung anong naabot natin. Of course, kay Mimi, kay Pearl, part yan ng growth natin. Diyan ako nahilig sa social media. And of course, sa lahat ng network ko, sa mga leaders ko, thank you so much. Grateful sa lahat ng mga nakasama ko sa career ko. And sa mga hindi ko man nakasama, grateful din kasi sometimes, pag nacha-challenge tayo, minsan sila din nagtitrigger ng challenge natin para mag-move up. Maybe you can promote your channel din as well? Promote ko sa Facebook, Louis LPG Gascon, sa Instagram, Louis Gascon, sa TikTok, and of course, sa YouTube, meron din. Ayun. So maraming salamat mga boss. I hope na nag-enjoy kayo dito sa napakagandang usapan namin ni Boss Idol LPG. So sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa ating channel. And also, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos at podcast na ilalabas natin. Also, follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. So with that, maraming salamat mga boss, and God bless sa inyong lahat. Thank you.